Shot pa nga. You know the fucking drill! Pangin! Sa pangin! Sa pangin! Pangin sa pangin. Kakasaka ba pag nagsabayan? Pangin sa pangin. May karakas sa talastasan. Pangin sa pangin. Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasang kataas-taasan? Well, tama ngang tawagin kang Flow King kasi sabay ka lang sa agos. At kung usapan lang ay flow, nasa talampakan lang kita. Betting, betting, 1x betting, betting, betting. Are you feeling lucky? Makakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po natin na ibibigay po ng Ahon Mahirap para po. Tumutulong po talaga sila sa tao. Sama-sama tayong aahon. Ahon Mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon Mahirap. Pangil sa pangil dito sa Bacoor Coliseum, Cavite! You know the fucking drill! Let's go, pangil! Let's go! Ginoo sa aking kaliwa! Mamaya na, papakilala ko muna yung mga sponsor natin, syempre. Tama lang to, wala akong practice eh. Big shoutout sa ating sponsor, PSP Gym, Toad Manila, Fubo International, Ahon Mahirap, Tokyo Drill, 1xBet, 1538 Jewelry, Underground, Grab and Apparel, Cyber Philippines, Billionware, Aputure, Fortuny Advertising. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, Chillionaire at Mikli, supportan nyo yan. Ginoo sa aking kanan, mula pa sa San Pedro, Laguna, magpakilala ka! Yo, Dime Science. Shoutout nga pala sa sundalo ni Sundan Pablo Escobet, Moro Beach sa Flip Top sa Crown Manila, saka sa ano, Easy Days. Suntukan pa sila, suntukan pa sila. Ginoo naman sa aking kaliwa, galing pa ng Rosario, Cavite, magpakilala ka! Rapido nga pala! Ayan. Shoutout kay Kuya Bon, ML Kingpin, Fubu, Stunning Soap, Boss Volteric Aprente, Boots Nazareno, Happy Birthday, DC Montarac, Blacklisted, Cyper Philippines, Sir Victor, TJ, Happy Birthday, Etibak Barbers, at nga pala, sana supportahan nyo, malamang hindi nyo pa naririnig to, pero sana supportahan nyo yung Stunning Soap. Yun yung lingkod. Para magka-bars din kayo. Nanalo ng toss coin si Rapido. Pinili niya mauna. Unang banat para kay Rapido. Sagpang na! Brr! Joe! Parinig naman, masigabong palakpangan muna. Ito ay laban sa pagitan ng bara. Laban sa... Sensya na, nawala ng signal. Wala kasing verse eh. Bara laban sa... Siya daw si Damsa ng Daxman na mabilis pa sa Mazda. Pwes, wag mo nga kami paandarin. Eh, December battle nung flip-top, sinumirus nilang paso ka lang nga nun. Anong sense ng bilis mo sa Mazda kung talo ka ng ahon? Well, sa bagay, paano magkakabilang to when numerous na yung kalaban? Nabutasan kita doon nung wala kang kaalam-alam. Itong terror ng underground sa ika-anim na wala yung pagkasakalam. O butas, terror, underground. Nahuli ko lang sa lalim tong si Saddam. Wala kasing substance mga laban ni Damsa. Alam nyo naman pag ni-replay? Puro speed rough and weird play. Minsan nga tinanong ko to eh. Dam, try mo naman mag-line marking. Reference, metaphor, alam yung sagot nitong gago?
Basta wala pang 187, nag-i-speed drop na ako. Nauna ka pa sa 187? Anong mobsta ka, 186? Ini-insist niya maigi yung speed drop kasi yun lang naman yung bagay na kaya niya makabisa. Ang tanong, meron pa bang MC nag-i-speed drop buong round? Wala na, ikaw na lang mag-isa. Kaya ko mag-speed drop, I can do this all day. Tisti ka. Ginagawa mo na lang shield yung pagiging star mo. Captain Abrenica. Redundant na masyado bang speed drop si Exena, bakit di ka mag-explore at matuto? Ha? Kaya kung mag-i-speed drop na ngayon sa harap ko, ang turing ko na lang doon, malaking insulto. Umay na kami sa nag-iisa mong talento. Mga multi na nirambol lang yung mga letra na wordscape ang konsepto. Yung mga generic words niya na bububong, pag ako'y iyong dinisigraduhin mong barmo konkreto. Pero pag ako gumamit noon, nagkakalaman. Bububong, Denise, bar, nagkalaman yung bar, Denise Cornejo. Alam ko, gigiit niya na panalo siya sa laban namin noon. Oo, panalo ka. Tanda-tanda ko yung sinabi mo sa akin, Dam. Wala daw ako mararating. Hanggang dito lang daw ako. Well, 7 years ang lumipas. Kamusta ang iyong hustle? Flex pa rin ba ng mga suntok mo at muscle? Balita ko, pinakamaraming gig mo, birthday lang ng mga tropa. Freestyler sa mga inuman. Tipong gumigising lagi ng umaga na may hangover. Aba, baka magulat ka na lang pag lagi mong ginagawa yan. Pag gising mo ng umaga, misis mo na nakahangover. Ano, walang damayan ng asawa? Walang damayan ng asawa? Huwag ako sabihan mo. Tanungin mo sarili mo, kailan mo huling dinamayan asawa mo. Kasi nung una, turing niya sa misis niya bituwing nagniningning sa langit. Ngayon yung misis niya nanginginig na sa galit. Tinalo mo ako ng mga panahong magaling ka. Sa'yo pagpupugay. Tinalo mo ako ng mga panahong paresign na ako nung nag-DJ sa radyo na ako nagpapakahusay. Tinalo mo ako ng mga panahong nagbabali na ako ng aking sungay. Tinalo mo ako ng mga panahong nakapundar na ako ng bahay, sasakyan, maayos na pamilya, negosyo, siyang tunay. Kaya ngayon, anong pakiramdam nang tinalo mo lang ako nun pero ako nagpapanalo sa tunay na buhay? Pero hindi dapat ipagyabang ang mga narating kasi kahit saan man ako makarating, lupa pa rin tinatapakan ko. Mabaho pa rin utot ko. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, dapat pag sinabi mo, ginagawa mo. Di ba sabi mo, hindi ka nababattle? Di ba? Sabi mo, hindi ka nalalaban? Ano na nangyari? So, hindi pala resign. Retry pala. Gawin mo. Walk the talk, wag kang puro ngawa. Nagiging effective ang sinasabi ng rapper di lang dahil sa punchline, kundi pag sinamahan pa ng gawa. Kaya para matigil na yung flow nitong speed rap lang ang alam, patong-patong na mga barak inonstruct ko at sinamsam. Mahihiya na to magmabilis, matutuyot buong round, yun ang kanyang pakiramdam. Kaya kung umaasa kayo ngayon sa flow, pasensya na pero barado na tong dam. Pero kung gusto mo talaga ng flow, sige, handa ako magbitaw. At sisiguraduhin ko na sa pagragasa ng matinding agos, hindi na bako or Cavite ang lulubog sa baha, kundi ikaw. Round 1 pa lang, barado na tong hangal. Ang inatake ko sa'yo, speed rap mo, baka irebat mo, kain dugo, at rapidong feeling banal. Time. Hey! Okay, milili namin lang ako, ha. Ang usapan namin, 2 minutes lang. Pero ang ginawa niya, 4. Okay, mag-freestyle na lang muna ako, kaya pabor. Tang ina, di na naman ako makapag-focus. Kasalanan na naman ni Boss P. Boss. Meron na namang malalaking asus. Medyo ilapit mo yung mic, tol. Huwag mo masyadong iusod. Di muna ako magpa-flow kasi baka meron na namang malunod. Okay, game? Rapido! Ang pinaka-chismosong rapper ng Cavite, bakit ka ba ganyan? Paulit-ulit na lang yung kwento. Lumaki ka ba sa farm? Mapa-hip-hop page kahit kanino, makasingit lang sa usapan. Gagawa ng usap kahit di siya kausap para lang pag-usapan. Yan. Ganyan ang strategiya ni Bugok. Sisirain yung hilaw para hindi na mahinog ay kakapitan ng bulok. Sasasabihin kong tumpok na masigit pa sa bundok kahit mag-init ka ngayon ay ako magtutupok. Game? Game! Tangina. Rapido na naman. Di ba tinalo na kita dati?
Sa dami ng mabilis mong sinabi, wala ka naman palang sinabi. Pilit nakikipag-unahan, masabi lang na siya'y legit. Pwes, pauunahin na kita kaya tanggapin mo tong gilit. Sa totoo lang, ayoko na sanang bumatil eh. Kaso si Pibos ang kulit. Pinangako sa sariling di na ako lalaban, kaso sayang yung 100k ulit. At oo, apat na beses na ako nagretiro. Pero wala ka nang pakialam doon. Kasi joke lang yon, wala na akong pera na ngayon. Kahit wala tayo sa DASMA, rumispeto ka sa DAMSA. Kasi kung usapan ay career, iwan pag ni-rhyme ko pa yung Mazda. Kaya wag mong ikumpara. Mga banatan mo na pilit, baka nakakalimot ka, tol. Umuubos to ng beat, kaya bitch, don't tell a lie. Kilala kita bilang desperado. Para mapabilang sa may bilang, pinipilit mo kung makakulabo, sabihin mong hindi. Isang buwan at anim na araw mo kong kinulit para sa mga tracks mong laging namang pending. Malamang lineup na mga kanta mo, intro lang. Tapos title ng album, walang ending. O ano, may natapos ka na bang kanta? Sige nga, parinig kami. Wag na lang pala kasi wala kaming pake. Tanggapin mo na kasi na mabilis ka lang, pero di tayo magkapareho. Kapag ako ang nagmaneho, walang preno, iyahatid ka kay San Pedro. Wala kang titulo kahit isa. Kaya paano ako maniniwala sa'yo? Gusto mong maging ikaw sa harapan nila, pero pag talikod gusto mong maging ako, anong iaangulo mo sa'kin? Yung mga laban ko sa ring na puro scripted, sarap na pala ng chiclet, itong feeling gifted na may big head o napadeep breath sa defeated, ito'y weekend mo sa wicked. Pag basta katoliko at sumasamba sa ribulto, para sa kanya pangit maging religious. Mahiya ka kay Papa Jesus. Ikaw nga, member ka ng iglesia ni Pibos. At last, alam kong may angulo ka rin tungkol sa pananapa ko. Pero dapat detalyado at siguradong tiyak mo. Dahil kung masigit pa sa akin yung pagiging ama mo, alam mong di lang anim na minuto yung para sa anak ko, ayusin mo ribat mo. Ina! Yo! Okay pa? Okay pa? Yeah! Round 2 ngayon, lalabas ang baho mo. Dito freestyle prescripto. O magpabango ka na, nabanggit ko na yung pabango, prescripto. Ganun mag-promote, prescripto, pakitagtaga na lang. Okay, hindi, lalabas talaga baho nito. Alam nyo bang nahulihan to ng shabu sa bag? Hindi, totoo. Nahulihan to ng shabu sa bag. Hindi ka na po maalala, Your Honor. Ganun ba? Hindi. Eto, tatulungin kita ulit. Ibahin mo na lang yung sagot. Meron bang nasa pack? Ulit. Meron bang nasa pack? Alam niyo yan, di ba? Merong nasa pack? Gusto mo pa ako magpaka-pat, babe? Sir, pero ang camera. Wala bang DSLR dyan, sir? Pat, babe? Ayan, kitang-kita, foul rep. Huling-huli sa akto. Sakto. Klaro, pinagandaan ka ng magarbo, tas sinapak mo, brad mo sa akro. Lumabas kanyang baho. Di mo kayang takbuhan to, mahina ka sa cardio. Hambog pa sa SAG pro. Lumabas pagka non-pro. Feeling macho anong cardo. Laman tiyan mo, carbo. Freestyle na lang tayo. Suntok pag natalo. Ubusan ng beat, dito magchuchok. Siguradong dito malariko. Dito malariko. Malariko. O nabanggit ko lang yung Rico, pero dito mabablanko. Kasi eto yung boy frat na spoiled brat. Pati yung bread niya binigyan ng upak. Apa nananabak ng kapatid. Ang laki mo na, bunak. Epal. Inspirasyon ka ng tao, tol. Bakit mo ginagawa yon? Alam mo yung etiquette sa freestyle? Bawal mapikon, sumabay ka sa tugtog. Pero dinamay pala yung anak. Ba't di mo pa binugbog? Kaya hindi sumisika to, may anger issue, nakakadiri. Humihingi pa ng pasensya sa video, pero yung pasensya di ma-apply sa kanyang sarili. Paano ka titingalain? Hindi ka pa ba nagsisisi? Paano tatayog kanyang lipad kung maiksi ang leeg? Speaking of leeg, umayaw sa URCC, nasuntok sa leeg. Neck-neck mo. Hindi mo lang matanggap yung totoo, natalo ka talaga, di ba nga, throat hurts. Mapabattle man o URCC, pag hindi mo kaya, do not accept the fight. Kung totoo mang nalalamunan ka nun, well, paano ka pa nakakalunok ng pride? Well, para kasi sa pera, pumapalag si Damsa kahit suntok niya ay supot. Okay lang daw kumapit sa patalim kasi may gloves naman siyang suot.
Matindi pangangailangan, kahit anong racket di yan aayaw. Well, para sa money yung laban pinapakyaw. Matuto kang magigpit ng sinturon kundi mo kayang magpalakas. Well, sa bagay, hindi mo deserve magka-belt kasi bobo ka mag-adjust. Rap, boxing, nakakaumay na kanyang cycle. Yung division mo sa boxing parang freestyle. Walang title. Ano, boxingero na? Rapper pa? Tupakyaw? Have money? At speaking of boxing, alam nyo ba nag-boxing sila ni Enigma? Nag-sparring sila ni Enigma at double meaning sa akin yun. Pag si Enigma nagbibigay ng jab, si Damsa laging open. Open. Pag si Damsa kumakat, si Enigma nag-shoulder. Walang nakahook! Walang nakahook! Inuutangan pa nito yung tao. Pag hindi na kaya ni Damsa yung jab, si Enigma na binabraso. Lahat ng kakilala ko na kilala mo, inuutangan mo daw. Ang laki mo ng rapper, utang ka pa rin ng utang. Isa kang palamon. Totoo ngang isa kang palamon. Na kumakapit lang to sa mga may pundasyon. Totoo ngang maraming talaba dito sa Bacoor, Cavite. Oo, at isa ka na doon. Hipokrito. Laging request kay Enigma. Battle. Para nga naman may deposito. Dapat dito kinakasuhan ang kapal ng face. Irresponsable. Puso lagi. Puro take. Kailangan pang idemanda para pahalagahan niya yung break. Meaning, para lang ma-handle niya yung mga battle, kailangan pa ng case. Oh, battle. Case. Inuma na. Freestyle na. May gig ka na naman. Alam niyo kasi? Pero alam niyo ba na yung pera, hindi niya sinusurrender sa kanyang darling. Pag humihingi ng sustento si Cathy, yung kamay ni Damsa naka-uprising. O round 2, nanapak, URCC, boxing. Doon lang umikot ang aking angulo. Pero si Damsa, critical na yung health. Round 3, makakarinig kayo ng technical. Lahat ng isusunto ko below the belt. Walang malakas. Alos lahat ng sinabi mo gamit na, kaya mahina. Kamukha ko raw si Bonac, kamukha mo si Boy Dila. Okay, talakayin naman natin ng talata ni Mang Canor, pahina 69 sa Bold ni Wally game. Kamusta? Mister, isang oras, 6 na putok. Nag-enjoy ka ba sa gubat? Nakita mo ba yung mga bundok? Kahit di ka umamin, alam naman namin na matagal ka ng hayok, na ultimo sarili mong putok, ikaw mismo ang nalunok. O ano, dinay ka pa. Irerebat mo, fake issue. Sa hotel, sabi ni Pibus, ikaw lang daw yung umubos ng 3 balot na tissue. Bago magsibupak, nilamutak, sabay palitan ng miss you. Si Inday na mautak nung namulat, sabi sa kanya, nasan yung kiss ko? Ay, mapagmahal sa katulong ang puta. Akala mo, malinis ka porkit may tagaligpit ka ng basura. At balita ko, nagjujim ka daw. Ganda ng improvement, ha? Dati, matinik ka lang, ngayon, mabuto na. At speaking of matinik, naaalala ko na, yung kinuwento ng Bisaya kung paano kayo nag-iutang dalawa, sabi niya, Day, walang pwedeng makaalam nito, ha? Sikreto lang nating dalawa. Ipaparanas ko sa'yo yung romansang di mo pa nararanasan sa iba. Sa sobrang bilis ng pangyayari, agad silang nagpahinga. Si Rapido daw, tirik mata, tapos ang lalim nung hinga. Sabi nung babae sa kanya, Pisting hiyawa ka? Sa battle healing mong magyabang? Kung si Badang may isang bara ka lang, ikaw isang putok ka lang? Di nga rap, isang putok ka lang? Akala ko ba expert ka sa sex? 6 na putok after 1 hour, naghahanap ka pa ng next. Wellski, ikaw ay Wex, pinapasabi nga pala ni Vex na pakireplyan yung text, hindi ka man lang daw nag-thanks. O sige, dinay ulit. Ikaw ang tunay na bait-baitan. Pag namatay ka, mapupunta ka sa sinasabi mong langit-langitan. Kaya yung sungay mo na nakatago, huwag mong ipako sa libro. Nangangaral ka na di dapat makipagpisan kasi mali yan eh. Bakit di ka pa maglibro? Ginagamit salita ng iba upang sa utak na makitid magtuloy-tuloy. Naaalala mo pa ba? O baka hindi na, kibuloy. Pero teka, sino ba si Rapido? Yung rapper na sobrang ambisyoso? Akala mo napakatalino, makapanlait sa mga bobo.
pag may umuusbong na bago, sisingit kagad si Gago, lakas pang mangangkin ng trono nitong wala namang trono, sabi niya sa comment. Sa amin ang hip-hop na binababoy niyo. Sa amin ang hip-hop na binababoy niyo. E di ibalot mo sa tela tapos itago mo sa inyo. Kundi dahil sa battle rap, walang ikaw nalilitaw ngayon. Sabihin mo, sino ang sa attention ay uhaw? Kundi dahil sa battle rap, walang ikaw nalilitaw ngayon. Sabihin mo, kung sino ang sa attention ay uhaw? Masyado kang takot masapawan. Ang tanda-tanda mo na, porkit may rap ka sa pangalan, ang akala mo ay sayo na. Puro pakabig, kaya imbis na umabante yung karera mo, di na umandar, dinadaga ka nakakaratrat, maglinis ka muna ng tartar. Pero kung talagang gusto mo ng ratratan, sa pangalawang buhay mong umit, kagaya lang to nung una nating laban, mamamatay ka lang ulit. Game, okay mo ba kayo dyan? Silipin natin yung kanyang mga minimal errors. Sabi niya, kay Topher, masahista ka lang sa nuwat tay. Alam kong you want mine crown. Wait a minute! You want mine crown? You want mine crown? Ano yung pag tinagalog mo, gusto mo aking corona? Gusto mo ikaw aking sapak? Topher, wag kang pakialamero sa corona ng iba. Mind yourself business, ha? Game. Eto, sabi niya, oh, kawawa naman yung kinawawa ni Jackie Chan. Ah, kaya pala Jackie Chan. Nandiyajak si Jackie, pwede. Kapag may chance. Sir Pibus, may kilala ka bang Jackie Chance? Pinsan ba nun yung lumalabas tuwing Berman si Jose Marie Chance? Last mo na yan, wala ka ng chance. Kita mo ah, pangalan na may pangalan, hinahati niya tapos dadagdagan niya lang. Nandiyajak si Jackie. Sige nga, paano mo hatiin yung pangalan ni Salome Salvi? Nang sasalsal si Salome Salvi, ganon. Salome Salsalvi. Well, sa bagay, kakahati mo ng pangalan, nakakabastos ka na. Sa bagay, speaking of bastos, bastos naman talaga to sa babae, tulad ng sinabi niya kanina, di ba? Pag-usapan natin yan. Sipin nyo, ah, nananapak kapag may nadadamay na mahal niya sa buhay. Pero okay lamang bastos na mga babae nagtatrabaho lang at naghahanap buhay. Nasaan ang prinsipyo mo, Adam? Te, hindi ka nga, te. Mike, please. Ito, sa harapan ng camera. Si ate nakatayo dito maghapon. Babayaran nyo ng mababang TF. Tapos babastusin mo pa, Damsa. Huwag ganon, boy! Ano masabi mo, te? Fuck you, Damsa. Mukha kang tomboy. Ano? Narinig mo, mukha ka raw tomboy. Pagpasensyaan mo nate kasi less lang yung brain yan. Kaya nga lesbian. Okay. Mamaya, 3 hours. Hindi. Okay, balik tayo. Ito pa sabi niya kay Topher. Pipira-pirasuhin kita, ganun, mag-masterpiece. Piraso. Peace. Bravo, palakpakan natin. Panaghati ng salita, nakakaasar din. Sabi ko, sardin. Ganun mag-master fish. Tapos sabi niya, estilo mo parang sasakyan sa EDSA atras abante sa traffic. O yung common sense, napakababa ng antas. Hindi ba kapag traffic, bumper to bumper, paano ka makaka-atras? At pa nag-atras abante ka sa EDSA, matotoo ka doon, bobo. Napansin nyo ba laban niya kay Topher? Kinakaladkad lang ni Topher to. Puro violation, dapat hulihin na ng enforcer to. Bayaran mo servisyo ni Topher, bro. Binabaliktad mo pa yung Topher, ngayon ikaw magbayad per tow. Laban niya ni Jonas, pinagsigawan niya, kung kailan ako nahihirapan, dun ako mas ginaganahan. No hate. Pero ganun pala siya ganahan, ang standing niya noon, 2-8. Still counting. Tapos pinagsigawan niya ba, oh? Tibanin ng hindi handa, at least marunong naman akong sumipot. Kita mo yung katwiran, panggago. Parang pupunta ka ng birthday, wala kang regalo. Tapos pinagsigawan niya pa, Jonas, kung ang flip-top may grade, ang grade mo ay 0. Nananawagan po ako sa DepEd. Saan pong school may grade 0? Ano po ba yun, pagkatapos ng kindergarten, grade 0? Hirap na nga yung mga bata sa K-12, dadagdagan mo pa ng grade 0?
Well, sa bagay, bobo naman to nung high school. Wala tong ginawa kundi tawagan yung girlfriend niya, mga tol. Kaya alam yung average niya? Palakol. Ala. Tapos sabi niya kay... Teka nga pala, di ba sigat ka nung time na yon? Tapos tinalo ka lang ni Jonas? So, bitch, please. Maling Bible pa yata nabasa ko, yung Jonas pa yung kumain dito sa Big Fish. Tapos sabi niya kay Lip Cram, ako nang bahala mag-mouthwash dito sa Tiga Cavite. Papayag kayo, Kabiteño, tawagin tayong Cavite? Hindi! Dapat dinadala to sa mental, boss. Anong sinasakyan ni Lip Cram palabas ng Cavite? Dental floss. Di mo, di ba? Nilabas mo pa yung baho ng kalaban mo, ang lakas mo mag-trip. Ikaw ang dapat tawagin Cavite, dahilan kaya may sumingaw sa lip. O, di ba? Tapos, minsan mo nalang i-coat yung Cavite sa kahihiyan pa. Di ba? Dapat tinatapakan na itong tubong Laguna. O tapak, tubo, Laguna. Grow up, kid! Bakit? Ano bang nambag mo sa ligayon ng pag-usapan natin? Pagpalagay natin, ikaw, dinadala mo yung Laguna sa flip-top. Napakasimple. Ako, tatlong best kong dinala flip-top dito sa Cavite. Ngayon, sino mas may malaking ambag sa atin? Hindi naman sa pagmamayabang, Sir Pibus. Pero sa lahat ng mga pinalabas mong old gods, mga walang kwenta. Mga battle ko lang siya, mga battle nila hindi na bumenta. Ako na lang ang kayang sumabay ngayon sa meta, malabalahibo ng manok na kumikiliti sa tenga. Kaya kailangan ko pa bang sumisip sa'yo, Sir Pibus, para lang magpakakul? Dagdagan mo yung TF ko, herap mo ako sa mga mabibigat, do not use me as your tool. Kahit sa liga ako makapunta, yung mga sulat ko laging sumasapul, mga bara ko on fire kahit walang suporta ng gasul. Yung mga angulo mo na paawa effect, self-proclaimed na hari, ginagawa na yan ng marami. Mga angulong hindi na natapos. Well, tamang ang tawaging kang Flow King kasi sabay ka lang sa agos. Buong round, iniwan ko na tong naka-planking. Anong pakiramdam ngayon na ikaw yung nagbo-boxing pero ako yung maraming punch na nilanding? Time. Lahat ng angulo niya na ginamit, sinabi ko nga ba, gamit na nung mga nauna kong kalaban. Ikaw lang ang iglesia ni Kristo na kumakain ng halaman. Hindi lang nila nalalaman. Tapos dinamay mo pa yung mga babae? Binabastos ko ba kayo? Masama bang magsabi ng totoo? Eh, ang lalaki ng suso ninyo. Teka lang dito. Ate, gano'n na kayo katagal ni Rapido? Umamin ka na. Galing ka sa Cebu. Galing ka sa Cebu. Ikaw yung inanggulo ko kanina eh. Hindi ko lang nabanggit. Sige na, okay lang yan. Tingnan mo, tinatanggi ka! Nga ba na rounds mo? Okay. Napanood ko yung laban nyo ni G-Clown. Tapos, kinall out mo si Smug. Bakit? Pinahiya ka kasi ng sagad, kaya hindi mo na kinall out si God. Wala kang karapatang mag-demand. At kung meron man, ako yun. Dahil kung nagkataon na may sulat ako noon, baka walang smaglas ngayon, pero pass is pass. Di na kailangan pa ng recap. Ito daw ay Sonic versus The Flash, sana nagpass ka na sa rematch. So ano ka, bitter at rata na? Yeah! Ay, mamaya na lang, puto. Pagduguan na tong kalaban sa labang Ricardo sa punto. Direktang insulto. Masyadong pakultong dati ng kulto. Sa galit kong bulto, pag tumama, mas masahol pa sa suwag ng bulto, siguradong sa pulto. Dadanak ang dugo, mistula nang nasa pulto. Dahil abot ka ng aking radar, at di lang basta to range, tol. Sipat ka kahit san, mala Doctor Strange na may pistol. Kaya kung gusto mo pistol, pagkitil ko ay simple. Sasaksakin pa ulit-ulit parang tuhog sa fishbowl. Salamat, tol, Bao. Oh, ano, gulat ka ba? Sa sulat ko na nag-iba, wala nang laban tong banal. Ano, balik ta rin ko pa? Ikaw yung tipo na kapag nag-speed drop, kahit may beat, wala sa tempo. Ako pag nag-speed drop ng walang beat, kahit walang beat, nagkakatempo. Kaya tigilan mo ako sa mga agam, mulak. Dapat utak puso gamit sulat ay. Minulat ka kinulat sa pambungad kong pangunat ay. Binuklat ko't sinukat ka laki pang ilampuyat. Tatapot may tumutulak ay. Hindi naging makupad na gawa pa rin mabuhat.
ang iyong kakayanan na talaga naman na sobrang labo, alam mo naman na talaga aabot, alam mo naman na sobrang layo, di tayo magka-level, kaya huwag ka na magtaka at kung usapan lang ay flow, nasa talampakan lang kita. Ginapi lang kita ng madali nung unang-una nasawi, nauwi lang sa hapdi ang mga luwa sa kali, tukuron ako'y gusto paring makuha, mangarap ka ng gising habang nag-iipon ng muta. Kasi sobrang basic na to sa akin. Di kita ma-feel naka-competition. Pag nag-speed rap ka sa harapan ko, ang tawag dyan, audition. Tsaka ba't pagdating sa religion, ang hilig mong mangialam? Sige nga, kung talagang totoo yung Diyos mo, sa Maguindanao mo gawin yan. Ang ibig kong ipabatid, kapatid, huwag kang masyadong eksperto. Di porkit ikaw na unang nagkwento, ikaw na tatapos ng kwento, kaya kung talagang gusto mo ng ratratan, tangin ako, sige, bibigyan kita ulit. Masyadong makulit ang dati ko naginapi. Ang masakit para lamang sulit uulit ko ulit. Para lamang mo di tayo magkapantay. Panday na ako sa istilong binibistay. Alam mo naman na di mo kaya sumabahay ka sabay malaking kalo na ano di ka pahimlay. Tangin mo, wala mo sa sarili mo. Tangin mo, wala mo naman na di mo kaya to. Tangin mo, wala ka pa sa kalingking ako. Tangin mo, ginagawa ko na libinga mo. Nagkakala na bihasa, umaasa, makachamba, makabawi ng isang mula sa unang pagragasa. Utak pinipilit, tiniginiipit, nila napilipit, kakapihit, pero wala mo yung masakit kahit napahulit-ulit, na sumingit, malabong ko na sa akin talaga na makadikit. Kaya, Tangra mo, kung akala mo ay madali mo lang ako nahigitan. Tangra mo, pag usapan na bilis ay matagal na kita naiwanan. Tangra mo, di na usapan dito ko sino ang pinakamagaling. Ibig ko iparating na kahit sinong ihambing at kahit sino dumating mananatili akong flow king. Tangra mo. At Pibus, kung talagang gusto mo ng laban, naaabangan ng tao, sakto, andyan si Sparrow. Time. Madaya. Diyos, tapos na pala. Alam ko hanggang round 4 to. Tatanungin ko na yung mga judges guys. Wait lang ha. Rapido versus Damsa. Unang laban ng gabi. Isa pang beses. You know the motherfucking drill. Let's go, fucking let's go. At ang boto ng mga hurado 5-0. Mag-ingay. Para kay Rapido! Congrats pa rin, Kiko Damsa! Yeah. Yo, salamat nga pala sa lahat ng sumuporta. Yung Stunning Soap, abangan nyo yan. Boom yan. Yo, MZ nga pala, isa ako sa judge sa laban ni Rapido at Damsa. At yun, ang binoto ko dito ay si Rapido dahil din sa siguro, napanood nyo naman yung battle. Para sa akin lamang sa technicality si Rapido, lalo na sa mga punchlines. Si, ano naman, si Damsa naman is commendable naman yung pagpa-flow niya, which is talagang hindi siguro nawawala yon basta Damsa. Pero siguro sa difficulties nung pagsulat ng material, kung gaano siya ka-witty, kung gaano siya ka-effective sa mga tao, at siguro dagdag entertainment factor na rin yung bumaba si Rapido dun sa mga round girls natin. Then ginawa din ni Damsa yung kaso parang nag-flop yung ano niya, yung plano niya, siguro rebattle dapat yun. Pero yun nga, so yun kasi yung ano nun. So lumamang si Rapido sa mga rounds, sa creativity, sa execution, at yun, binoto ko Rapido. Yo, target Achilles sa laban ni Rapido at Damsa. So, binoto ko dito all 3 rounds si Rapido. So, bigyan ko lang ng konting highlights yung mga binitawan niyang linya na tumatak para sa akin. Yung speed rap, 187, 186, hangover, inuman, yung misses scheme ni Rapido sa round 1 to. Comparison ng buhay, tapos yung sa flow. Okay, sa round 1 ni Damsa, walang masyadong ano. Although, hindi na same Damsa yung inaasahan ko. Nag-mellow, nag-iba siya ng flow dito, hindi siya nag-rumatrat sa round 1. So, gusto ko din yung pag-uusapan, yung pakikisaw-saw ni Rapido sa social media, yung para nakikisaw-saw lang siya kung ano man yung uso. Tapos yung flow. And round 2, binigay ko to kay Rapido. Yung tungkol sa freestyle na sinapak, tapos yung neck-neck, leeg, neck-neck slang, truth hurts na parang slang niya nga. So, yun. Tupakyaw yan, gusto ko talaga yun, Tupakyaw hook jab, ang haba nung eskema na yun, sobrang haba.
hook jab kay Arik na yung ano, pero pasok lang pasok yung sinasabi niya. Si Arik yung nagsushoulder, tapos yung below the belt niyang ender, napaganda rin nun para sa akin. So rapido rin binoto ko doon. Kay Damsa naman yung rebuttal niyang Bonac, Boydila, no, kamukha ni Boydila. Anyway, malinis, tagaligpit ng basura, libro, yun, yung mga tumata kay Damsa. So, sa round 3, binoto ko pa rin doon kay si Rapido. Creative yung setup na yung paltos-bastos, yung pabastos-bastos sa babae, tapos yung papabastos sa babae. Napaka-creative nung style na yun. Tapos ginamit niya pa yung nagamit niya pa yung ano, mga model doon sa baba. So, isa creative yung ginawa niya doon. Tapos parang nakutsaba niya yung isang model, no? So, magaling pagkakagawa niya doon. Tapos floking, yung ender niya, floking kasi sabay ka nga sa Agos. So, round 3 kay Rapido. Tsaka marami pa, sobrang dami. So, binigay ko lang yung ilang highlights. Anyway, yung rebuttal naman ni Damsa, same Damsa, tas yung flow niya, kinumpare niya yung speed na parang peke yung speed o style ni Rapido. So, pag nag-speed drop daw si Rapido, parang audition din. So, eto yung Rapido, okay? Yo, Nikki nga pala, Mindanao Heart Rub. So, unang laban ng gabi, Damsa versus Rapido. Yung judging ko, binase ko sa per round. Unang round ni ano ni Rapido, yung opening niya is parang may speed drop angle siya doon, sobrang effective para sa akin. May mga sa round kasi ni Rapido sa round 1 parang kompleto yung mga elements sa pambattle, yung mga nang mga linya niya, no? Tapos sa dinis niya yung ano, yung pag-flow ni Damsa. Tapos yung sa round 1 naman ni Damsa, hindi siya typical Damsa na yung karaniwang nakikita natin kay Damsa. Parang bagong meta. Yun, may ano siya dun sa, may line siya dun sa flow niya na sobrang effective para sa akin. In which parang na nullify niya yung ano, yung tira sa kanya ni Rapido. But then may jokes din si ano, si Damsa sa intro. Then sa round 1, dahil nga complete package yung kay ano para sa akin kay Rapido, so binigay ko kay Rapido. Then sa round 2 naman, same na style yung pagkaka-setup ng mga lines ni ano ni Rapido. Kung may mga jokes, may mga bars. Then kay Damsa dun sa round 2, yung may rebat siya na sobrang tawang-tawa ako yung kay Bonat, saka ano, yung Bonat na rebat niya. Sobrang lakas din, sobrang effective din ng jokes. Pero para sa akin, yung ano, round 2 binigay ko pa rin kay Rapido dahil sa kompleto na elemento ng battle rap, you know. So di ko na isa-isahin yung ano, yung mga lines. Then sa round 3, binigay ko yung round 3 ko kay Damsa. Props na lang kasi yun yung kasi yung parang inaabangan ko kay Damsa, yung nag triple time siya, parang nag-speed drop. Then sa part naman ni Rapido kasi parang bumaba yung energy tsaka yung effectivity ng mga ng lines niya, parang bumaba pero solid, may mga solid pa rin na lines, pero yun nga dahil sa nakita ko yung inaabangan ko kay Damsa, sobrang na-amaze pa rin ako hanggang ngayon. So, yung round 3 binigay ko kay Damsa. So, round 1 tsaka round 2, Rapido, round 3, Damsa. Yun, Sixth Threat at ako'y isa sa mga judge ng Rapido Damsa na unang battle dito sa PSP Cavite. Yun, so, naunang bumanat si, ano, si Rapido at yun nga, ramdam mo yung alam mo yun, yung parang bilang first round, hindi lang first round sa buong battle nila, kundi first round sa buong gabi. So ramdam mo yung ano, yung parang kinakapapa yung crowd kung paano, di ba, alam mo yun. So parang naramdaman mo nagpapawarm up pa lang. Pero napansin ko kayo, no, kay Rapido talaga balance. As always, andun yung mga plays, andun yung may personal, may mga papitik-pitik na mga laro, ganun. At yun lang, pero ang siguro pwedeng masabi kong knock lang sa ano, sa round ni Rapido, bukod dun sa medyo hindi pa ganun kaangas yung delivery niya o tawag dito, assertive kumbaga, medyo
yung ender niya hindi ganoon ka-solid. Sa kabilang banda naman, kay Damsa, speaking of assertive yun, si Damsa talaga, sumula pa lang parang ganado na siguro dahil narinig niya na si Rapido mag-spit. Binabanatan na siya sa, nauna siyang banatan ni Rapido, kaya siguro ginanaan na. Yun, ano ba, ganoon din, nakuha sa, ano, nakuha niya yung crowd sa mga papitik-pitik na jokes. Hindi ko na nalista kung ano yung mga jokes na yun, pero nasulat ko dito, alam ko may mga ganong moments sa round 1 ni Damsa. So yun, nakakatuwa lang kasi para silang may pandepensa sa mga ina-expect na angle sa kanila na ibabato yun kay Rapido, yung Iglesia, yung kay Damsa naman, yung sa pack issue. So yun, para silang may mga pangdepensa na kaagad sa bandang ender ng mga rounds nila. So yun, pero ibibigay ko round 1 kay Damsa, sobrang siguro slight lang talaga kay Bla lang. Sa round 2 naman, si Damsa medyo na ganun na, medyo lumaylay ng konti yun. Yung katulong sidecheck, yung katulong side check issue siguro yun. Pwedeng doon ako lang na nasayangan eh, kasi pwede niya pang i-extend yun. Hindi niya masyadong nalaro eh. Kumbaga hindi masyadong lumanding yung mga side check issue yun. Sa kabilang banda naman kay Rapido, yun, aggressive na dito, aggressive na si Rapido. Kumukonekta na yung mga ano, yung mga wordplay niya, yung mga laro niya, yung mga neck, yung throat hurts, although medyo pero yun nga, effective, nag-effective sa crowd. Yung tupak yun, yun, lahat ng yun. So, bibigay ko round 2 kay Rapido. Sa round 3, ito, ano ba, hindi ko na maintindihan itong sinulat ko. Failines, yun. Dito, medyo sumandal ng malala si, ano, si tumodo sa pagsandal si Rapido sa ano, mga failed lines or kumbaga mga pagmamak ng mga linya ni, sa previous battles ni Damsa. Yun, para sa akin, madaming malakas na bato doon. Yung about babae, yung pambastos din, may mga ganun, may mga yun, yun yung unang haymaker para na naramdaman ko kasi yung ginawa ni Rapido na involved niya yung model sa baba. Creative yung ano, yung pag-involve niya sa model, yun. May mga ano siya, may mga laro siya na yung grade Z, yun nga yung mga line marking, yung mga fail lines sa previous battle ni Damsa tulad ng grade 0, Palakol, Cavite, yung mga ganun. Pero yun lang, medyo, kasi ko medyo napahaba na konti yung paggamit niya ng angle na yun, paggamit niya ng style na yun. Pero sa round 3 naman ni Damsa, nakakuha siya ng momentum sa rebattle. Yun, may rebattle siya about sa babae, hindi ko nasulat pero okay yun. Yung sa pulto din, yung sa, meron siya sa pulto na scheme na feeling ko slept on, hindi masyadong naging effective sa crowd. Siguro, ewan ko kung malinaw ba o ano ba, siguro para, pero para sa akin parang okay yun. Yung flow din, yung extended na flow na ginawa ni Damsa sa round 3, so, napaka-solid nun, man. At classic na Damsa yun. Sa huli, ito lang, yung sa huli, kinall out niya si Sparrow. Hindi siya magandang ano, battle-wise, hindi siya magandang paraan para mag-close ka ng round. Hindi lang round, let alone round, man. Parang ano, parang kahit ultimo battle talaga, third round na yun, crucial na yun. So, sa ganung paraan niya, tinapos yung buong rounds na, yung buong battle. Pero yun, bibigay ko pa rin kay Rapido yun, ang slight yun. Ito yung pinaka-closest na round, yung round 3 nila. Parehas best round din, sa pagkakaalala ko. Pero yun nga, Rapido slight. So, round 1 kay Damsa, konti. Kay Rapido, yung decisive yung round 2 sa kanya. Yung, hindi, klaro yung round 2 sa kanya. Yung round 3, kay Rapido ng konti. So, yun, para sa akin, panalo si Rapido sa battle nila, ni Damsa. Yun, 6-1. Yo, Jay Black. So, ayun, isa ako sa mga napiling judge para sa battle ni Rapido at Damsa. So, yun, binoto ko dito si Rapido. So, yun, ano lang natin. Round 1, yun, intro ni Rapido, comedy. Tsaka may angle siya sa speed drop. Tsaka yung style breakdown niya din. At yung ano pa to. Marami siyang mga punches sa round 1. Kaso yun nga parang, ano yun, parang nag-warm up pa siya sa round 1 niya eh. So ayun, parang hindi ko muna iniskoran yun. Hinintay ko muna yung round 1 ni Damsa. So ayun, nag-round 1 si Kuya Damsa. Yung ano, yung Osus. Ano, yun yung parang ano niya, in-intro niya doon. Tsaka nag-rebut din siya. So ayun, may ano din siya doon. Yung linya na din na yun, lumaki sa farm. Tsaka yung ano niya na parang magre-retiro siya, tapos yung punchline, joke lang yun, parang ganun. Tapos yung Iglesia ni Pibus, tsaka yung maganda yung outro ni Kuya Damsa sa round 1. Pero tingin ko, parehas lang sila nag-warm up dun sa round 1, kaya ayun, parang para sa akin dikit yun, pero lumamang ng konting-konti si Kuya Rapido dun. So round 2 tayo,
round 2 ayun, dito na mas maraming tumatamang joke si Rapido. Ayun, binilang ko siya dito, nasa mga 7 yung tumama. So yung mga nalista ko dito, yung Pat Bev, Foul Ref, ano pa to, nag-angulo din siya dun sa nanapak, yung nag-flow siya, tapos parang hindi siya mabablanco, yung Rico Blanco, yung ano, alam, yung neck-neck mo, ano ba yun, tsaka yung, hindi ko na mabasa, yung Tupac Yao, tsaka yung boxing reference niya, yung boxing reference niya, yung scheme niya na boxing, tsaka yun. Yun yung round 2 ni Kuya Rapido. Para sa akin, yun yung pinakamalakas niya na round sa lahat ng rounds niya. So yun, nag-round 2 si Kuya Damsa. Ayun, goods pa rin naman. Nandun pa rin yung consistency niya, yung delivery niya, ayos pa rin. Kaso para sa akin, wala siyang masyadong na ilatag na, alam mo yun, parang quotables doon sa round 2 niya. Na, yun naman, sobrang dapat yun yung bawiin niya kasi yun yung pinakamalakas na round ni Kuya Rapido. So yun, 1 at 2, binigay ko na kay Kuya Rapido. So umabot na sila sa round 3. So ayun, sa round 3 naman, dito na ata yung pinakamalakas na hiyawan ng crowd. Yung sinali na ni Rapido yung mga nasa harap na mga sila ate. So ayun, yung mga pambabastos na angle din. Tsaka yung 2-8 na standing, yung palakol, yung gasul, yung sabay sa agos, yung mga ganon, yung round 3 ni Kuya Rapido. Ayos naman yung buong performance ni Kuya Rapido. Consistent, paangat yung performance niya. Yung kay ano naman, yung round 3 ni Kuya Damsa, ay nagflow siya. Nagawa niya naman ng tama yung flow niya. Kaso yun nga, parang walang masyadong naging punchline yung flow na yun. So ayun, parang yun nga, parang ang ending parang parehas lang din ng mga nauna niyang round yung nangyari. So goods naman yung laban, pero yun, binoto ko si Kuya Rapido.